Hello guys, welcome back sa ating channel. Guys, ituturo po natin kung paano po natin ma-fix yung boost unavailable sa ating Facebook page. Kasi guys, yan po yung pinaka-importante guys, yung boost post. Kasi for example, may product po kayo na ipopromote ninyo. So ito yung gagamitin ninyo para mapakita ninyo sa maraming tao. Okay? Kasi kapag hindi po kayo nag-boost post guys, kayo lang, dyan lang yan, natutulog po yan yung anuman yung mga nirecommend ninyong product or kailangan nyo ng mga viewers sa Facebook feeds ninyo. Welcome back again sa ating channel. Sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano po natin i-boost post ulit yung unable boost post. Kaya sa mga bago dyan na nahihirapan, while ang video na ito ay para sa inyo. Kasi nga, nung nakaraan, yung channel ko, yung Facebook page ko ay hindi makapag-boost post regarding po sa payment method. Regarding po sa kasi sa payment method, na-decline po yung payment method ko kasi hindi pa na-update yung ATM ko. Kaya may video na rin akong ginawa dito sa mga single account lang po. Itong video na ito ngayon, pwede po kayong mag-switch sa account. Pwede nyo sa asawa ninyo or sa kaibigan ninyo, pwede kayong mag-switch account. Kaya dito na tayo at ituturo ko sa inyo step by step. Kasi madami na pong nahihirapan dito, lalong-lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakapag-explore kung paano i-boost post ulit yung unavailable na. Kaya hindi natin patatagalin guys, basic lang po ito, step by step. Dito na tayo sa Facebook page natin. Kumbaga ito yung magiging personal Facebook mo. Then hanap tayo dito sa ating page. Itong Provinciano Vlog guys, yan po yung niraran ko po nga ng ads ngayon. Tapos itong Coach Junel, ito yung music na Facebook page ko. Ngayon, hindi siya makapag kasi unavailable na po yung boost post nito. Ayan po. You are not allowed to run ads. Kaya ang gawin natin para masolusyonan ito, punta lang tayo dito sa taas. Right side, may gear icon dyan na parang sprocket. Click lang natin yan. Pagkatapos napunta ka na dito sa settings, hanapin natin dito yung page role. Click natin tong page role. Pagkatapos, mag-add po kayo ng second account or may second account mo kayo or sa asawa ninyo or sa kaibigan ninyo, basta alam nyo yung password. Then, mag-add po kayo ng person kung sino magiging admin ninyo. Mag-add po kayo ng person kung sino magiging admin ng Facebook page ninyo. Yung second account or yung account ng asawa ko ang i-admin ko. Ayan. Ngayon, editor po yan. Ilipat mo dito sa admin. Okay? Naka-editor po yan. Gawin mo siyang admin. Pagkatapos, i-add mo siya. Click mo itong sa baba, add. Kumbaga, naka-add na. Pagkatapos nyan, naging admin na yan, yung personal Facebook mo, yung nasa una, yung people finding na magiging admin mo, itong pangalawa. So ngayon, magla-log out tayo sa personal Facebook natin. Kasi itong personal Facebook natin, yung page na nandun, hindi na po siya gumagana. Kasi restricted ads na po. Mag-log out tayo sa personal na ito, personal account na ito, mag-log out tayo. Then papasok tayo dun sa ginawa nating isang admin. Okay? Itong isa kong account. Ayan. Ngayon guys, nandito na yung notification bell dyan. Click mo lang yan. Ayan. Invite ko po itong personal Facebook ng isa sa asawa ko. Para magiging admin, i-click lang natin to. Pagkatapos, i-accept po natin itong page na nirecommend natin doon sa kabila. Ito na po yung page. Napunta na po siya. Then, click natin ulit itong parang sprocket itong setting sa taas. Right side.
Tapos punta tayo dito sa page roll. Pagkatapos, ito na po yung ito na po nagiging admin. Ayan. Hintayin niyo lang natin, enter natin yung password. Ayan. Siya na po nagiging admin. Ang gawin natin dito, i-save lang natin. I-backpaste lang natin. Tapos tingnan natin ulit yung page natin. Ayan. So ibig sabihin, nandito na po yung isa na page na ina-apply natin. Okay? Click lang natin yan. Pagkatapos, tingnan natin kung makapag-boss post na po ito. Ayan. Makapag-boss post na po. Ayan kung pwede na ba siya ma-boss post. Ayan guys, pwede na po ma-boss post guys. Pwede ko na po itong i-boss. Yun lang yung gawin nyo guys. Kapag hindi nyo nasundan sa isang business, pwede nyo i-stop or i-pause para masundan ninyo. Hope guys na nagustuhan mo ito at nakatulong ito sa iyo yung video na ito. And don't forget guys, like, mag-comment na rin po kayo sa baba. Then pakiclick na rin yung subscribe dyan. Then kalimbang all, maging updated kayo sa mga susunod ko na i-update na videos. See you the next video. God bless and bye-bye.